Samantala, mga kapamilya, kaugnay nga po ng naging rekomendasyon ng IATF sa Pangulo na naglalayong voluntaryo na lang ang pagsusot ng face mask sa open areas, e kunin natin ang reaksyon ni Cebu City Mayor at League of Cities of the Philippines President Michael Rama na naunang naghimok sa national government na baguhin at i-update ang mga polisiya pagdating sa COVID-19 health guidelines. Mayor Rama, mayong buntag. Welcome back po sa Sakto. Mayong buntag, Jeff. Mayong buntag sa lahat na nakapakinig. Opo. Eh, Mayor, ano na po yung huling usap ninyo ng IATF patungkol po sa polisiyang ito at yung rekomendasyon po nila? Sa inyo po, ano na po naging pag-uusap po ninyo? And inihintay ko lang kasi nakikita po recommended policy pa yan. Mm-hmm. I wish that official documentation will already be done para darating dito sa amin and we will sit down on one simple policy decided by Governor Rubén Garcia. Ganun ang set-up namin so that wala nang iba-iba. If we'll merit adoption, why not? But if we merit comment, then we will all be, they should also be ready. But what really is important for us, that we are around not to disturb, but to be a part of the solution for economic recovery, balance with health care consciousness. Oh. At this point po ba, Mayor, part po ba kayo at siyempre yung mga LGU sa conversation patungkol po sa posibleng pagrepaso nga po ng ating guidelines sa face mask use? Are we wearing, especially talking about the whole country now being the president of the League of the City of the Philippines? I do not know whether I have not been asked to be part in a Zoom. But I have taken the cudgel 2 days ago to have a Zoom with my fellow mayor, with, among others, yung mga issues namin within the league. Kaya we had also some wisdom, shall we say, acquired from very able mayors in the whole country po. So nasa, on the issue. Nasa agenda nyo today, Mayor, na pag-usapan ito? Ano po? Nasa agenda po ninyo ngayong araw na pag-usapan po ito? Nag-usap na kami noon. 2 days ago. Ah, okay. Tapos ngayon, hihintayin namin as a league, baka yung yung IETF. Oo, so yung... Saka, liga naman, I do not want to be imposing. It has to be bringing every mayor Opo. To also speak out para it becomes a consensus and then a consultative, participatory, bottoms-up approach po. Opo. Mayor, so ano na po ba yung latest? Kasi medyo... In the last couple of weeks, medyo paiba-iba po yung naririnig kung tutuloy po ba yung EO, yung polisiya po dyan sa Cebu City. Ano po yung parang pinakahuling na pagkasunduan? Hold po muna, no? Hindi ko na hinuwala. Wala namang hinuhold. Walang dinidepen. Wala. Wala namang inili. Wala namang... Ayaw ko na mag-umpisa pa ng story on what happened. Now that IETF took cognizance about the matter of face mask, we are now awaiting on the part of Cebu a copy. And perhaps it will hold true to other parts of the country as well. Yan ang sinasabi ko palagi, huwag naman kalimutan yung local government vote, yung autonomy, yung devolution pool, at saka yung sinasabi kong decentralization. Ito yung mga philosophy, mga principle na hindi naman nawawala sa constitution natin. Especially the constitution, it's very, very clear that autonomy is being promoted.
Kaya, I wish international level, gusto naman kami mag-cooperate para the economy and then ang healthcare system natin will be well attended and we will work as one nation. Mm-hmm. So at this... Kakaintindihan, pero mayroong kakaibahan. So at this point, Mayor, ay tuloy po ba yung binabanggit ni DILG Secretary Benhur Abalos na Cebu City po ang magiging pilot city para po sa ganitong klaseng senaryo? Nagpapasalamat. Nagpapasalamat po kami. Pero we have a discussion sa birthday ng asawa ko, si Malo, and we were more of one na huwag naman i-pilot. Baka model na. Apo? Model city ang gagawin po sa... Hindi lang city. I do not want model city lang. One island model. So yung buo pong ano. Eh, yung Mandawi, iba po yung sinasabi. Hindi. Alam mo, pag hindi pa yun, I respect naman Mayor Jonas Cortez. At pag pinatawag na kami ng governor as one Cebu Island, andun kami. Nakita ko nga, happy birthday, Junard Ahong Chan. Birthday niya ngayon. Yung sa Lapu-Lapu to. At saka, nag-uusap kami. May isang T-Cities din, yung Talisay. Saka being now the head of the League of Cities of the Philippines, mag-invite po ako ng mga opponent at saka highly urbanized cities, magdi-discuss din kami as one mayors, component at saka highly urbanized. Oh. So ang ngayon po, Mayor, iniintay po natin yung documentation ng IATF. Para sa inyo po ba, tingin nyo, ulitin ko lang, Mayor, kung yung pagsusot ng face mask, outdoor lang ba? Kasi yun yung sinasabing rekomendasyon, outdoor lang muna. Kayo po, nauna yung nasabi, pati indoor, okay na po na magkaroon ng voluntary choice yung mga tao. Ano po yung gusto nyo lumabas sa IATF recommendation nyo? I do not want to make a telegraphic answer. Okay. I would wish that uusap kami. Wala namang hindi pwede. Basta paganda. Walang hindi pwede for the greater good. Walang hindi pwede if we talk about yung Latin yun na populi, no, is suprema lex. Bale, salus populi is suprema lex. The supreme law is the general welfare. Pag talagang it is good for the general welfare po, I, as a lawyer, I would never be defying it. At saka, we're talking now for balancing economy and health consciousness. Saka sa Cebu po, we are practically working very hard bringing tourism back. Pasalamat ka kami ni Governor Ben Garcia. Despite COVID, despite challenges, she keeps on bringing the province to be a tourism attraction. Kami din, yung Lapu-Lapu, yung Mandawi, lahat ng mga sinasabing Metro Cebu, we are all one in doing our job, promoting tourism, service, heritage, at saka other industries po, especially BPO. Opo. Eh, Mayor, maraming salamat po sa oras po ulit ninyo ngayong umaga at abangan po namin, syempre kasama nyo mag-aabang tayo nitong documentation kung sakaling ma-approve na po itong rekomendasyon sa IATF. Daghang salamat okay po, Mayor. Maraming salamat. God bless. Ingat po, Amping. Yan po si Cebu City Mayor Michael Rama.